Ito na mga kaklista, bubuksan na natin. What? Holy moly moly moly. Gandang araw mga kaklista. Mag-unbox tayo ngayon ng in-order natin sa Lazada. Very interesting nga itong i-unpouch natin. Dahil makikita nyo nga sa screen, ang laman nito ay pedal seal bearing for 169 pesos only. Nakalagay rin sa title niya na alloy na siya mga kaklista. Kaya samahan nyo ako hanggang sa dulo ng video na ito kung totoo yung nasa title or na-scam na tayo. Eto na mga kaklista, bubuksan na natin on 3 counts. Wow! Legit nga mga kaklista, pedal yung laman. Ngayon, bubuksan naman natin yung bubble wrap para malaman natin kung tama yung mga specification na nakalagay sa store na ito. Kung alloy nga ito or seal bearing. Dahan-dahan lang yung pagbubukas ko mga kaklista para hindi ko masira yung bubble wrap. Gusto ko pa kasi putok-putokin itong mga bubbles niya. Isa sa mga libangan ko sa tuwing umuorder ako ng mga item sa Lazada man o sa Shopee. Uy, huwag ka na maglaro, uy! Ano mo na? Out of the box nga mga kaklista, ito yung specs niya na nakalagay. Mababasa nyo dyan na alloy na rin siya at meron siyang bigat na 310 grams. So lahat yan titignan natin kung legit. So upon checking nga mga kaklista sa frame niya is obviously alloy na. At the same as before, katulad nung una kong in-order, ganito talaga siya, napakahirap nung thread niya ikutin. Pero hindi yan magiging problema. Makikita nyo nga sa video, kalaunan, magiging smooth din yung ikot nung thread ng pedal. By the way mga kaklista, 2 years nang ginagamit yung nasa left side na video. So sa 169 pesos, napakasulit na at umabot siya ng 2 taon. Kasi nga naman mga kaklista, yung ibang presyo ng pedal, ball bearing pa lang, nasa 300 pesos na. So talagang mapapawaw ka dito sa Promen seal bearing. Ito pala yung store na napagbilihan ko sa Lazada. 169 pesos lang mga kaklista. At kung gusto niyo bumili, nasa description lang yung link ng shop na ito. Disclaimer lang mga kaklista, walang kaugnayan sa akin yung nagbebenta ng pedal na ito. Gusto ko lang mapamura kayo. Sa halagang 169, may seal bearing pedal na kayo. At sulit nga rin talaga siya dahil 2 taon nang ginagamit yung unang nabili. Ito na mga kaklista, kukunin naman natin yung timbang ng pedal. Kung tama ba yung nakalagay sa specs na 310. Ito na mga kaklista, 2 beses ko tinimbang yung pedal. 340 grams yung lumalabas. Hindi siya tugma sa nakalagay sa specs niya na 310 grams. Anyway, magaan pa rin naman yung 340 grams kasi alloy na nga naman ito. Kumpara sa mga ball bearing na pedal na mas mabigat at mas mahal pa. So hanggang dito na lang tayo mga kaklista. Isang basic na presyo na naman ang na-share ko sa inyo. Kaya sana huwag kalimutang mag-like at mag-subscribe. I-hit na rin yung bell para updated kayo sa video ko. Paalam!